ulit. Guys, good day. So, pag-usapan ulit natin tungkol sa ating resistor. Sa resistor, meron tayong 3-band, merong 4-band, may 5-band, at meron tayong 6-band. So, paano po ba natin binabasa ang bawat resistor? So, review lang po. Sa 3-band, meron tayong tatlong kulay. So, first digit, second digit, significant, at meron din tayong multiply. At meron din tayong 4-band. Sa 4-band, meron tayong apat na kulay. Kung saan, meron tayong first significant, second significant, at yung ating multiplying, at ang tolerance. So, ang kaibahan ng 3-band sa 4-band, sa 4-band, ang kinukuha natin tolerance ay dalawa lang. So, meron tayong gold na 5% at silver na 10%. Sa 3-band, wala siyang kulay. Kaya mas malaki ang kanyang tolerance. 20% yon sa total value niya. Yon. At yung 5-band naman, mas mababa yung ating percentage. Pero meron tayong 3 significant digits. First significant, second significant, third significant, at yung ating multiplying, then the tolerance. Kung saan, mas closer tayo doon sa anuman yung value. Then sa third, sa 6-band, meron tayong tinatawag din ka na tatlong first digit, second digit, at third digit. Yan. Na significant. Then, yung pang-apat na kulay, yun yung ating multiply. Then, ang ating tolerance. Yan, mas mababa o closer doon sa ating value. Then, ang susunod naman doon, yung ating TCR o yung tinatawag na temperature coefficient resistance. So, papaano po ba siya? So, sa mga susunod na araw, itatakal din po natin yan. For the meantime, assignment po muna. Assignment talaga yun, alam mo. So, assignment po muna yan. Pero itatakal ko rin po yan. But for the meantime, para kulubos natin mas maintindihan at maunawaan yung mga naging takal natin dati, review lang. So, papaano daw ba binabasa yung resistor? Base rin sa color coding niya. So, guys, binabasa siya. So, meron tayong gap dyan. Kung papansinin ninyo, yung ating 3-band, 4-band, at saka 5-band, meron tayong gap. So, ang pagbabasa natin, yan sa screen, o pag hinarap natin yung ating resistors, babasahin natin siya from left to right. Yan. From left to right. So, merong gap. Yan yung ating makikita para malaman natin kung saan yung value. Kung titignan lang natin, ha? Yun. So, yun po. So, paano po ba raw kinukuha yung tolerance? Ano raw ba ugnayan ito? So, review lang po natin. Ganito po. Example natin yung ating 3-band na binapagawin ang example. Kung saan, meron tayong brown, green, red. So, yun. Ang brown natin ay 1. Brown. At yung ating green ay 5. So, sa 3-band, meron tayong first significant, second significant, at yung pangatlo, yun ay yung ating minumultiply. So, ito na yun. So, ang multiply natin ay red. So, ano ba yung red? Ang red natin ay times 100. So, times 100 siya, meaning magdadagdag lang tayo rito ng dalawang zero. So, ibig sabihin, ang brown, green, red ay 1,500 ohms or 1.5 kilo ohms. Yan. Again, 3-band lang tayo. Yung pang-apat na lang tayo, ibang may kitang kulay dyan, kundi yun lang. So, meaning, pag walang kulay, siya ay positive and negative 20%. Yan. So, paano daw ba kinukuha yung tolerance?
ito yung value natin. 1.5 kilo-ohms. So, yung 20% ng 1.5 kilo-ohms, pag minultiply natin siya, ang lalabas dyan ay 300. So, 300 ang 20% ng 1.5. So, ang positive-negative niya, dito yung ipakihan natin, negative ng 1.5 kilo-ohms ay 1.2 kilo-ohms. Minus lang natin yung 300. Kaya, 1.2 kilo-ohms. Yan. Yan yung unang babasahin natin kapag ka 1.5. Dahil yun yung ating negative. Kaya meron tayong positive and negative 20%. At yung positive 20% naman, i-add naman natin yun sa ating value na 1.5. So meaning, magdadagdag lang tayo ng 300 sa 1.5. So magiging 1.8 kilo-ohm siya. Tama po ba? So ibig sabihin, from 1.2 kilo-ohms up to 1.8 kilo-ohms yung value niya. Yun. Yun po yun. So, yun po mga master. Hanggang po sa muli. Maraming po salamat. Sana po may natutunan po tayo. Thank you.